Yan. Hello, good amazing morning Stallion, no? Pakilala lang ako pala si Mentor Leovie Agbu, no? Kami po mag-asawa ay kami po yung nag-establish ng IAM Stallions worldwide. Yan. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, no, Mentor Leovie Agbu. Pa-rename nga yung pangalan ko para makilala na lang. So, ganun. Yung i-training po natin ngayon, ito po ay pawang natutunan lamang at hindi po tayo professional, no? Kumbaga, ito po ay based on experience, no? Based sa mga naranasan, no? Kasi mas maganda yung experience eh, no, kaysa talagang yung natutunan mo lang na tinuro lang sa iyo pero hindi mo naman na-experience. Maganda ba 'yon? Maganda 'yon, 'di ba? So, kasi sa totoo lang po, siguro nasa 10 years na rin po kami sa industry, kaya lang po hindi po kami nakakita ng magandang kumpanya ngayon lang. No? Basically, ngayon lang kami nakakita ng talagang kumpanya na talagang pag hinataw mo, talagang yung ibibigay sa iyo na balik ng company is talagang sulit sa pagod. Ganun kasarap. Tapos pag nag-rapple pa, maswerte ang ka pa, no? 750,000 ka pa sa Project 001. Dadangkal ka ng pera na ganun, di ba? Kung si AJ Supnip nang nakakuha nun, wala na, nasa Palawan na siguro to. Buong pamilya. Anyway, yun po. Ang pag-uusapan natin ngayon, no, mga kapatid, eh, ito naman po, ano, tawag dito, napapakinggan nyo na naman to actually. Kaya lang, may mga bagay-bagay lang ako dapat idiin para sa ating mas mainit at mas masiglang paghataw, di ba? Kasi medyo matamlay ang hataw siguro, no? Di ba? Hindi masigla eh. O kakailangan, 24 tayo, no? Nagagalak naman ako, no? Sabi nga eh, hindi ko hinahanap yung wala. Hinahanap ko yun nandito. Yan. Palakpakan nyo mga sarili nyo, mga mentors. Yan. Mahal na mahal ko po kayo at mentor na mentor ID. Yan. Palakpakan nyo mga sarili nyo. I love you all. Yan. I love you all. Ngayon, sikapin lang po natin, no? Guys, no? Ito po, sinasabi ko sa inyo. Wag na wag po kayong papayag na ikaw lang mag-isa sa team mo ang nandito ngayon. Or dalawa lang kayo, tatlo lang kayo, apat lang kayo. Dapat siguro mga 80% of your team, kung hindi man mawa 100%, na nasa every Friday, no? Kasi sa Gijun, ang dami natin sa Gijun, di ba? Pag nagtitraining tayo sa Gijun, napakarami natin doon. Nakikita ko, maabot tayo ng mga 40 plus, mga ganun, 50. So dito, 24, team day po natin to. So paano tayo maglo-launch ng mga sisel-sisel kung ang sisel is 24? Tama ba? Ang sisel dapat 100, mga ganun, na member na active. So ganun. O sa Looben, sa ano yan, sa darating na January, sisel tayo guys. Ha? So ihanda nyo na mga sarili nyo. So yun, yung i-discuss ko po ngayon, baka napakinggan nyo na, di ba? Narinig nyo na sa mga mentors, kasi ganun din naman eh, di ba? Wala naman tayong ibang iti-training kundi yung mga na dapat na lang nating gawin, di ba? So ito po mga mentors, no. Type 3 nga po ay type 2 po kung sino po yung gusto makuha o makarating sa mga narating na ng mga top mentors ngayon. Type 2 lang para alam ko lang kung sino po kasi baka mamaya nandito ka eh ayaw mo naman mapuntahan yung gustong napuntahan ng mga mentors natin na mga top 1 to 10 o top 1 to 20. Tama ba? Oh, Mentor Liza, top ano ba? Type 2 ah, type 2. May nagta-type 1 eh, di ba? May nagta-type 1. Oh, type 2. Yan, halos lahat, no? Halos lahat. Natutuwa po ako, no? Dahil yung mga naka-off-cam is nagre-respond, no? Yan. Oh, di ba ano? Ganito yan eh. Alam mo na ba kung paano mapunta doon sa position nila ngayon? Alam mo na ba kung paano mapunta? Ano tayo ah? Message tayo ah. Sabihin natin kung alam mo na o hindi pa. Diba? Alam mo na ba kung paano tumungtong doon sa kinatatayuan nila at alam mo na ba kunin kung ano yung meron sila ngayon? Diba? Alam mo na ba yon kung paano? Parang ganito mga mentors. Kunwari, sa Las Piñas, diyan sa Bamboo Organ, sa Las Piñas, kung sino nakakaalam, diba?
May bamboo organ dyan sa Las Piñas eh. Meron akong nilagay na 50 mil. Doon sa kalembang ng simbahan sa Barbo Organ sa Las Piñas. 50 mil mga mentors, di ba? Oh, syempre, kung alam mo yung lugar na sinasabi ko, makukuha mo o hindi, mapupuntahan mo o hindi. Di ba mapupuntahan mo? Tama ba? Mapupuntahan na. Oh, kung hindi mo alam ngayon yung sinasabi kong lugar na merong 50 mil akong nilagay, makukuha mo hindi. O, di ba hindi? Tama ba? O, ngayon, ito yung sinasabi ko. No? Kung hindi pa natin alam kung paano puntahan yung mga kung nasaan man ngayon yung mga top mentors natin ngayon, eh, dapat po, eh, wag po tayo maglubay sa training. Di ba? Kasi sila po, nag-training din nung mga una. Nag-training din po sila. Wala silang kaalam-alam din dito. Hataw sila ng hataw. Minsan, wala ang nangyayari sa hataw nila. Kaya balik training po sila kasi baka mamaya may mali sa ginagawa natin. Tama ba? So ganun. I'm not saying na ako nandun na sa kinalalagyan nila. Pero siyempre, sabi ko nga, di ba, iba na po yung mindset. Iba na po yung mindset natin, particular sa ginagawa natin negosyo. Tama? So ngayon po, di ba, lahat ng mga bagay na gusto nating mangyari dito sa IAM worldwide, 'di ba? Isa lang naman ang susi para makuha natin 'yan, yung lumaki yung network mo. Tama ba? Yung lumaki ang network mo. Kasi pag lumaki ang network mo, doon ka magkakaroon ng passive income, na yung passive income na 'yon na kahit wala ka nang ginagawa, no? Kahit pa mentor-mentor ka na lang, pa training-training ka na lang sa grupo mo, kahit wala ka nang dinedirect, is nagpa-passive ka na ng at least mga 4 million, 3 million per month. Pag lumaki yung grupo mo. Tama ba? O ngayon, alam mo na ba kung paano palakihin yung grupo mo? Tama ba? After 5 years? O, after 5 years, pwede. Tama ba? Ang tagal naman 5 years. Eh ako nga 16 years ako sa employment. Hindi ako natagalan. Wala naman nangyari. O sa mga nag-a-abroad, ilang taon na kayo sa abroad, yung meron ba yung top 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 10 natin na meron sila ngayon, meron ka na ba nun? Diba? Kung meron ka na nun, eh, ikaw pa rin yung magtatrabaho. Eh sila, kahit wala lang silang gawin ng ano eh, passive na sila eh. Tama ba? Eh tayo, work pa rin tayo eh. O, passive income po yun. Tama? O, financial freedom, time freedom po ang pinaglalaban natin dito, mga kapatid. Diba? So, yun. Alam nyo, tinan nyo to ha, tawag dito. Alam nyo guys, walang ibang kukuha kasi nung mga bagay-bagay na yon, yung mga gusto mong mangyari sa'yo, yung big network na gusto mo, at yung income na gusto mo, at yung gusto mo maging resulta sa IAM worldwide, walang iba kung hindi ikaw pa rin. Nag-my day nga si Mentor TG, di ba? Walang magiging ano, walang pupunta sa iyo para maging hero mo, para tulungan ka, kundi ikaw pa din. 'Di ba? Ganun, may MyD si Mentor TJ na ganun kanina. So nag-MyD siya ng ganun eh. Kundi tayo, 'di ba? Yung mga pangarap natin, tayo yung kukuha. Ngayon, syempre, nasa IAM worldwide tayo. Ay, take note ha, kung ano man po katayuan outside the IAM worldwide, eh medyo hindi po muna natin kailangan yung ano, yung profession mo ngayon. Kasi iba po yung ano eh, iba po yung gantong industry kaysa, kasi baka may doktor dito, di ba, o nag-aaral ng pagka-doktor, di ba, o may professional dito, eh medyo hindi po muna natin kailangan ngayon yan. Ah, so iba po dito sa IAM worldwide. Kung ano yung nasa trabaho mo, kung medyo meron kang position sa trabaho mo, eh dapat alisin mo muna natin yan. Mag-empty cup muna tayo. Tama? So, ganyan. So, yun. Yun po yung gawin natin. Kasi kahit anong salita ko dito, tapos eh, ikaw naman eh, punong-puno, kumbaga sa isang baso, pag sinaling ng kita, punong-puno ka ng tubig, eh, matatapon lang. O maganda, empty cup mo muna, itabi mo muna sa isang lalagyan yung alam mo sa labas, para yung sasabihin natin dito, ma-absorb mo. Kasi baka daldal ako ng daldal dito, medyo lutang na yung isip mo dahil punong-puno ka na, eh, hindi mo ma-absorb. Tama ba? So, dapat dito, number one, mabait ka. Yeah.
Mabait. Minsan ako nawawala yung kabaitan ko eh, di ba? Ano ako doon? Guilty ako doon. Kasi pag napapagod na halos eh. Tapos may mga sablay pa na naituturo sa iyo yung alam niyo yun. Ang hirap po kasi no, maging isa sa mga nangunguna sa isang team, lahat cargo mo. Ganyan po 'yung nangyayari. So dapat mabait ka. Tapos at the same time, hindi ka acne, yung alam ko na yan. Yung pag may training, sino magti-training? Si Mentor Leovie, alam ko na iti-training yan. Mga ganon, sabihin, alam ko na, sige, kayo na lang. Tapos hindi ka na nga umatin, dinamay mo ba yung buong grupo mo? Tama ba? Hindi ka na nga umatin, yung buong grupo mo, hindi mo pa sinabihan. Anak ng teteng naman, no, itong kabayo. Sabi sa Kabite, ganyan yan eh. Anak ng teteng. Mga taga Kabite dito. So, di ba? Alam mo na, alam mo na kung at least nag 1 million ka na a month, di ba? Yun, okay na yun. Yung, pero sabi nga, no, sa mga training na rinig ko, pwede mo masabi na alam mo na ang lahat ng pasikot-sikot sa gantong industry kung Crown Alpha Mentor ka na. Eh, take note, wala pa po nagka-Crown Alpha Mentor sa IAM Worldwide. Tama ba? Wala pa. O pag nagka-Crown Alpha Mentor ka na, yung talagang wala ka na talaga na, ano ka na, no? Dumulutan ka na sa ulap nun, no? Wala ka na ginagawa. So alam mo na talaga. So kahit anong itanong sa'yo, alin? Ay, simple lang yan, nagka-Crown Alpha Mentor na ako eh. O di ba? So ganun siya. So, you know, importante din po dito kasi, hindi kasi bilang na ginagawa natin yung, ito wala akong slide ah. Kumbaga, pardon me, wala akong slide kasi ako pa nag-training talagang daldal lang, daldal kung ano lang nasa isip ko. Sabi ko nga, based on experience, hindi ako nagagawa ng mga kung ano-ano mga slides. So dapat, ang gusto ko kasi, maging attentive ka sa pakikinig. Alam nyo yon, dapat maging attentive ka sa pakikinig, hindi dun sa nakikita. Tama? Oh, ganyan yung mga kamay nyo. Ganyan nyo. Ganyan. Ganyan. Yan. Ganyan nyo nga, ibig sabihin niya pera eh. Diba? Ganyan po. Sa mga naka-off-cam, gumanyan ka kahit di kita nakikita. Sa mga naka-off-cam ha. Siguraduhin mo na agad po ka ha, sa mga naka-off-cam ha. Ha? Yan. Ganyan, ganyan. Yan. Yung ganyan mo, ikot-ikotin mong ganon. Ikot-ikotin mong ganon para dumami pera. Kasi pera yan eh. Bilog-bilog eh, diba? Ikot-ikotin mong ganon. Ikot-ikotin mo, ikot-ikotin mo. Tapos, ilagay mo sa chin. Ilagay mo sa chin. Oh, chin. Oh, tingnan mo. Yan. Chin ba yan? Chin. Cheek po yan, cheek. Ito po yung chin. Yan. Ito po yung chin. sabi ng isa dyan, gumano na eh, dumulas eh. Gumano, no? Ito po yung chin, ito yung cheek. Oh, tingnan mo. Nakatingin ka doon sa ginagawa ko, hindi ka nakikinig. Kaya ako sinasabi to, kaya ako pina-example yan, kaya parang paralysis lang na hindi ako gumagawa ng slide kasi yung iba, pag naman slide, basa ng basa doon sa slide, yung sinasabi ko, hindi na pinapakinggan. Eh dapat, doon ka sa sinasabi ko, wag doon sa nakikita mo. Okay ba yun? So may nakuha bang ano doon? May nakuha bang aral doon? Si Mentor Irene, tawa ng tawa si Mentor Irene kanina, nakita ko eh. No? Yan, avoid multitask muna sa nag-training tayo. Dapat focus lang. Okay, mga kababayan? So, yan. Kasi dito po, alam nyo, pag natuto kayo dito sa ginagawa natin negosyo, hindi sapat yung natuto po tayo, actually, ha? Hindi sapat yung natuto. Diba? Alam nyo, di ba? Alam nyo yung mga alphabet? Yung mga alphabet? Yung A, B, C, D, E, F, G. Alam nyo yan? Di ba pag A, number 1? Tama ba? Pag B, number 2. Pag C, number 3. Tama ba? So yan, may mga number yan. May mga corresponding number yan. Pag A, number 1, B, number 2, C, number 3, D, number 4, E, number 5, etc., etc., etc. Ganyan yan eh. Alam nyo ba, kung ilalagay mo by numbers, no? By numbers yung mga letter, di ba? Hindi sapat yung marunong ka o yung may knowledge ka sa business, hindi sapat yun. Kasi alam mo kung bakit? Yung word na knowledge,
N, K, N, O, W, etc., etc. Knowledge, di ba? Kung ipuput into number mo kada isang letra doon, pag pinag-plus-plus mo yon, pag in-addition mo yon, yung magiging number na nakaakibat sa kada letters, alam nyo, 96% lang po yun. Ibig sabihin, hindi niya nakukuha yung 100% na kailangan mo sa negosyo. 96% lang yung knowledge. Oh. Eh sabi na ni mentor ano, ni mentor Aurel, eh hard work. Yan, hard work. Yan, may hard work eh. O hard work. Alam niyo ba yung hard work? Hard work. Pag nilagay mo into letter yung hard, H, A, ganon, 98% lang po. Kulang pa rin ng 2%. Kahit pagsamahin mo yung knowledge saka hard work, no? Hindi mo pa rin makukuha yung success na gusto mo sa gantong industry. Bakit? Ang dapat maging 100% po sa atin ay yung attitude. Alam mo yung word attitude? Diba? Yung A, letter T, letter T, letter I, letter T, letter U, letter T, letter E. Diba? Attitude. Pag ipinot mo into numbers po yan, equals po niyan, pag in-addition mo, is 100%. Kung magaling ka nga, di ba? Yung iba nag-i-English-English pa pag present, di ba? Ang galing, di ba? May mga explanation pa silang kung ano-ano. O, nag-i-English pa, tapos magaling din sila mag-training, di ba? Sa mga tao nila. O, at the same time, hardworking naman, di ba? Kumbaga, talagang umahataw talaga ng gusto. Pero sablay po sa attitude, wala po, mahihirapan. Pag sumablay ka po sa attitude, you can ruin your old yung the whole team. Mula sa iyo pababa, pag ikaw mismo may problema lang sa attitude, mula sa iyo pababa, nako. Maruruin mo yung buong team. Kaya dapat ano ba yung attitude? Dapat yung attitude yung meron tayong tanong, yes mentor attitude. Alam niyo po yung sinasabi na blind obedience? 'Di ba yung bulag pag naglalakad sa kalsada para hindi siya malaglag, hindi siya masagasaan ng mga sasakyan, 'di ba? Bulag siya, 'di ba? 'Di ba may umaakay sa kanya nakakakita, 'di ba? Oh, siya yung nagsasabi, "Oh, stop ha, kasi mayroong ano, mayroong train." O may sasakyan. Hinto siya, "Oh, may butas diyan sa kaliwa, dito tayo sa kanan." 'Di ba ganoon? 'Di ba sumusunod ka? Sumusunod yung bulag. Dapat ganun po tayo. Yung sinasabi na blind obedience. Yes, mentor attitude. Bakit? Kasi si mentor mo, hindi mo kaaway yan. Ha? Baka kasi dito yung iba, pasintabi, di ba? Hindi naman mentor. Hindi, sinasabi ko lang para at least matanim ko na sa inyo na yung mentor mo o sino yung nagpasali sa'yo at nag-guide sa'yo, hindi mo po yan kaaway. Huwag mong aawayin. Kasi inaaway mo. Di ba? Ang gusto niyan, matuto ka, maging maayos, maging systematic lahat para sa team mo, para sa buong team mo. Diba? O, baka mamaya si Mentor Rowell, may downline siya dito, inaaway mo si Mentor Rowell. Iniisip mo, kaaway mo si Mentor Rowell dahil sinasabihan ka na dapat ganito gawin mo, dapat ganyan. Eh, lagi namang kontrapelo to si Mentor Rowell sa gagawin ko. Hindi po ganun ha. Diba? Dapat yes, mentor attitude. Kasi wala naman sasabihin si mentor na hindi mo ikaka-unlad ng team mo. Ang problema lang kasi pag may sinasabi mentor mo sa iyo, 'di ba? Medyo may sarili kang idea eh hindi mo sinusunod, ang sinusunod mo 'yung idea mo. Yes, mentor mo na tayo pag hindi nag-workout, tsaka mo ipasok 'yung idea mo. Dapat ganun tayo. Okay ba tayo doon? Okay ba tayo doon? Yes, mentor kasi bakit? Kasi nauna sa atin 'yan eh. 'Di ba? Nauna sa atin yan eh. Halimbawa sila mentor Drex o mentor TJ. Yes, mentor lang naman kami sa kanila eh. O, sila rin naman natuturo sa amin eh. Pag sinabi ni mentor Drex, "Lobs, i-my day mo yan." O, di i-my day ko. Diba? kahit na yung graphics ng ginawa niya, medyo hindi maayos-ayos eh. Ay, sabi, i-my day eh. Di, my, kahit na mali nga yung spelling na my day ko na eh. Diba? meron nag-correct sa akin. Nandito pa yung nag-correct sa akin. Wala ata dito yung nag-correct sa akin eh. Yung beginning, yung training nila mentor Ella, mentor tawag dito, mentor Ivy, tsaka mentor Myra Lausa noong nakaraan.
yung beginning mali yung spelling. Na-send sa akin tuloy nung ano eh, nung isa sa mga leaders namin na mens, pwede po paki-edit na lang po ito kasi yung beginning po mali yung spelling. Spelling lang yun, di ba? Oh, eh sabi ni Mentor Drex, my day. Eh di my day. Oh, kasi ang hirap din po talaga ng ano na gumagawa ng poster na ganyan, no? Hindi rin biro. Alam ni Mentor Dave yan, eh, di ba? Hindi rin biro. Lalo na hindi naman kami yung nagawa, di ba? Ang gumagawa nun si Mentor Drex pag sa Gideon, di ba? Pag sa atin, oh, tingnan mo, ang pogi-pogi ko. Hindi nyo nga minay-day, eh. Tama naman yung spelling. Ang pogi naman nung nasa picture. Wala nga nag-my-day. Inaabangan ko eh. Ima-my-day yan. Ima-my-day. Wala nag-my-day. Oh, no. Sige nga, type 1 nga sa nag-my-day. Oh, natotoo lang. Nag-my-day. Ayun, Mentor Dave, minay-day mo? Hindi ko nakita. Siguro hindi pa nakikita dahil maraming sinundan na my-day. No? Maraming sinundan. Oh, para lalo mas ma-expose sa atin, no? Lalo sa mga ano, no? Yung mga hindi nakaka-attend, no? Para manghinayang. Sana hindi na mabawasan yung 23. Ha? Kayo na 24, nabawasan lang isa. Nasaan kayo? Sino kayo na nabawas na isa na yun? No? So, ganun lang, guys, ha? Oh. Kumbaga, yes, mentor attitude tayo. Wala pong sasabihin niya na ikapapahamak mo sa totoo lang. Alam mo kung walang pakialam sa iyo mentor mo, magulat ka pag hindi ka na, ano, kumbaga, pag nag-chat ka, hindi ka na nireplyan, di ba? O, kumbaga, binapabayaan ka na lang. Alam mo yun? Pag may concern ka, hindi niya ina-address yung concern mo. So, makabahan ka. Bakit? Kasi baka bukas makalawa, wala ka na. Yung si mentor, di na ako pinapakalaman. Ayaw ko na nga. Quit na ako, di ba? So, dapat yung mentor mo, guys, yung nagpasali sa'yo, kung may tinuturo sa'yo, dapat nga mahalin mo yan. Mens, kamusta ka na? O, minsan ba may nangamusta sa mentor nyo? Oh, bawa, Mentor Melissa. Si Mentor Melissa maraming downline to eh. Mentor Dave yan. Mga leader natin yan. Mentor Irene, Mentor Clyza, Mentor Christina. At yung iba pa dito, no, na nandito. Kinamusta ka ba ng leader mo? Yung sinabi sa'yo, Mentor Dave, kamusta ka na? Okay ka lang ba? Wala nga nagaganon eh. Dapat nga, kinakamusta nyo yung mentor nyo. Alam nyo, napapagod din yan. O si Mentor Christina, hindi mo kinakamusta si Mentor Ging, di ba? Kala ko babanat ng TikTok doon sa my day niya eh. Pumorma-forma eh. Yung pala iinom ng barley. So, napa-message tuloy ako eh. Kala ko titiktok ka na ano eh, mens eh. Sabi ko ganun sa kanya, minention ko siya doon sa my day niya. So, no, kamustahin niyo yung mga mentor niyo, di ba? So, ano din yan, gusto rin nila yon yung kinakamusta sila, di ba? Hindi yung palagi na, alam nyo, di ba, nararanasan nyo yung mga mentors. Nararanasan may mga leaders na rito, no? So, may mga napapii na. Tingnan nyo ito, ha? So, may mga napapii na. Di ba madalas ikaw nakakamusta? Naranasan mo ba sa sarili mo na kinamusta ka? Oh, kamustahin nyo naman kung okay pa sila. Pag-aaming hindi na okay yung apply ninyo, eh. Di ba? Oh, tapos pag kinakamusta mo pa yung mga leaders mo, no, nasa under ng organization mo, hindi pa magre-reply. Di ba? Ni mag-approve, magpuso mo lang doon sa sinin mo sa kanya, walang reaction. Kumbaga sinin lang. Minsan nga, hindi sinisin. Eh. Baka ipinot into ignore message na yung account mo eh, no? Sa account niya. Eh. Baka may ganun pa eh, di ba? So, yun. Madalas po nakakamusta yung mga nasa taas. Pero kayo yung mga nasa baba. Diba, yung mga mentor niyo nakamusta niyo ba? 'Di ba, gusto niyo rin yung makamusta rin kayo ng mga nasa ilalim ng organization niyo, 'di ba? Oh, gawin mo rin sa upline mo. Diba? Kasi kung ano yung ginagawa mo, yun yung mararanasan mo actually. 'Di ba? Yun yung mararanasan mo. Bawa, hindi ka sumusunod sa upline mo, tingnan mo. Karma po 'yan eh. Pag hindi ka sumusunod sa mentor mo, in-instruction lang ka, ito gagawin, tapos hindi mo sinusunod. Alam mo, mangyayari, karma-karma lang yan. Makakaranas ka rin ng ganun na hindi ka rin susundin ng mga leaders mo under the organization. Mararanasan mo rin yun pag hindi ka sumusunod doon sa mentor mo kung ano yung in-instruction na dapat ginagawa para sa iyo at para sa team mo. Na-get nyo mga mentors? O, mga mentors, ha? Wala ritong ano ah, kumbaga no hard feelings. So kailangan ko na lang talaga magsalita ng mga bagay-bagay na nauobserbahan ko na.
Okay ba 'yon? Kasi sabi nga 'di ba, doon sa training noon nakaraan, sino ba nag-training noon na mabuti pang sabihan kita ng masakit kaysa naman sabihan kita ng hindi ka masasaktan pero ikapapahamak mo naman. Sino ba nag-post noon? May nag-post noon dati, Mentor Ivy, patayk nga diyan. I rather to say blah 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 than the blah blah blah. May English kasi 'yun eh. May English 'yun eh. So 'yun. Hindi ko lang nakabisado. Usually kinakabisado ko yung mga ganun eh. So, ganun na mga mentor ha. So, ang kukuha ng pangarap mo dito sa IAM Worldwide, walang iba kundi ikaw. Ikaw lang mens. Ikaw lang. Kami po, yung mga mentors is guide. Para kaming ways. Alam niyo yung ways? 'Di ba? In 500 meters turn right. 'Di ba ganun? Sino nakapag-drive ng ways? In 300 meters, turn left. Mag ganun si Waze, guide lang kami. Guide. O, traffic dyan, traffic. O, nananagalog na yung Waze, di ba? Traffic. Diretso lang. O, para kaming Waze, kayo po yung talagang magmamaneho ng sarili niyong sasakyan papunta dun sa pupuntahan. Kami po Waze lang, kumbaga, paralalisim. Okay ba yon? So, ganun siya. So, syempre, dito, dapat, unang-una, ma-equip tayo. Ano ba yung business? O, tinan mo ha, di ba meron tayong tinatawag na ano yun, yung 7 days basic training. Sino nakakaalala ng 7 days basic training? Nasa group page po ng Stallion yan, mga kapatid. Nasa group page ng Stallion. The question is, ikaw ba pinanood mo na yung 7 days? O, di ba? Huwag ka lang sasagot dyan na hindi pa. O ano man, oh, 'di ba? Oh, ikaw ba pinanood mo na 7 days? Baka sinesend mo sa mga bagong member mo, ikaw hindi mo naman napapanood. Ako po, hilig ko po kasi 'yun eh, yung pag-send ako ng video. Pinapanood ko yung sinend kong video kaya minsan nauubos din yung oras ko kasi paulit-ulit din ako eh. Alam ni Mentor IB 'yan eh. Minsan nga yung presentation nga eh. Pag nag-send ako ng presentation do sa invites ko, video presentation. Oh, pinapanood ko rin eh. Parang ang isip ko kasi parang sinasabayan ko siya nanonood, parang ganun yung feeling ko. So ganun. Oh, tanong ko, ikaw ba pinanood mo na yung 7 days? Inulit mo ulit mula first, second, third, fourth hanggang 7? Oh. Baka nga hindi pa eh. Tas ang galing-galing mo mag-send ng link ng training sa mga napapasali mo. Eh ikaw hindi mo pa napapanood. Panoorin mo muna. Dapat advance ka doon sa bagong sali kaysa mamaya, di ba? Dapat advance ka. Para pag tinanong ka, alam mo yung isasagot. Hindi yung parang mas alam pa lang leader mo yung mga bagay-bagay kaysa sa'yo, di ba? O, hanggat hindi mo pa kayang i-training, dapat panoorin mo na panoorin. Hindi mo pa kayang i-training sa leaders mo, di ba? Ulit-ulitin mo pa rin. Diba? Squid game nga, nakailang beses ka na panood. Ngayon may nakita ako, ano eh, English eh. Baka panoorin mo ulit, 'di ba? Kasi Koreano 'yung salita nung nakaraan, 'di ba? May subtitle lang eh. O ngayon may English, o baka panoorin mo ulit. O 'yun nga eh, 'di ba? Nabibigyan ng oras, o dapat 'yung training din ganun. Alam niyo mga mentors, bigyan ko kayo ng idea. Ako po kasi, meron akong tinatawag na ano, na everyday routine. Ito po, nakikita po ba, Mentor Dave? Nakikita po ba? Ayan po. Ay, nakalagay diba everyday routine? Nasa cellphone pa yan. Ayan po yung mga gagawin ko everyday. Oh. Ang dami po yan. Yan. Ang dami po yan, oh, diba? O, tinan mo. Everyday routine po yan. Isa-isa po yan. Wala pong oras yan. Basta, bago matapos ang taon, bago matapos ang araw, lahat nung nakasulat doon, nagawa ko. Ang dami po nun. Kaya nakakalbo na, diba? O, yun kasi ang kailangan gawin eh. Tama ba? O. Men's permission to leave na po. Tapos na break time po, need na bumalik. Okay lang naman naka-break time basta siguro nasa Dubai, no? Pwedeng Bluetooth lang 'yan, no? Yung Bluetooth headset. Wag na yung ano, yung may tali, wag na 'yun. Yung naka-Bluetooth na lang kahit isa. So, makinig na lang. Mas maiging ay nakikinig, Mentor Abs, no? Thank you, Mentor Abs, for your napaka honest, no? Na ano. 'Di ba? Out na siya. Mag-replay na lang. Eh walang problema. Kung kaya naman i-bluetooth na lang sa tenga yung sounds, no?
mas maganda, no? Habang nagmamatay, wala naman nakata nabili, na nabili agad-agad eh, di ba? Alam ko kung saan nagtatrabaho sa Mentor Abs, eh. Pinuntahan ko na ng nakaraan niya. Di pwede, mens, bawal, baka makita ng manager. Ah, sige. Sige, Mentor Abs, ano naman to, naka-record naman to. Pero ha, sa mga able naman makinig, wag naman tawag dito, bakit yun, binayag. Yang ka na naman, nag-a-attitude ka na naman eh, di ba? Pag pinag-usapan lang natin kanina, 100% attitude eh. Tama ba? 100% attitude. Di ba? Alam mo, sarap na ito, itrainin yung attitude eh. Talagang pag ikaw sablay sa attitude sa ginagawa mo dito, wala eh. Kahit saan naman pong ano eh. Kahit saan naman pong larangan eh. Pag sablay po yung attitude mo, wala po talaga. Di ba? Ayan. Sige, Mentor Abs, work ka lang dyan. So, yon. Ngayon, eto guys. Ano yung number one na dapat mong gawin? Yan, bukod sa mga sinasabi ko kanina. O, dapat, mag-aral ka. Tama? You must learn first. Pag-aralan mo yung ginagawa natin negosyo. Ikaw mismo, i-training mo yung 7 munang training bago mo isend sa mga bagong member mo. See to it na ikaw na-training mo na yun. Napanood mo na yun. Diba? O, dapat pag-aralan mo muna. Pag-aralan mo muna kasi pagtapos mo siya mapag-aralan, 'di ba? Actually, 'di ba? Knowledge, 'di ba? Tama 'yun, may knowledge tayo. Pag marami kang alam, lamang ka. 'Di ba? Pag marami kang alam, lamang ka. O bakit ka bad na mami alam mo? Kasi nag-aral ka. Learn, 'di ba? Learn first. Tapos magiging ka ng knowledge. Pero sabi ko nga hindi enough 'yung knowledge, ha? Kailangan okay 'yung attitude mo. 100%. Diba? O tapos, right after mag-learn, magkakaroon ka ng knowledge, so di earning na. Kasi the word itself, learn, diba? Alisin mo yung L, earn ang kasunod nun. O lahat naman, ganun eh. O kaya ka nga nag-aral sa school, diba? Kasi yun, nakatapos ka ng nursing, after mag-learning, nakatapos ka ng engineering, o after na learning, o after ng board exam, nag-aral ka, diba? Bago mag-board exam, nag-aral ka. O pumasa ka. O anong kasunod na nun? Magtatrabaho ka na. Kikita ka na. O ganun din dito. Tama? Ganun din dito. O tapos, syempre, yung pinag-aralan mo, wag sa'yo lang. Mentor Christina, wag sa'yo lang. Ituro mo, di ba? Ituro mo sa mga direct leader mo. Ituro mo kung paanong gagawin. Bawa, ito natutunan ko, ituro mo. O ito gagawin. Ang problema lang, kung yung tinuturuan mo, is hindi marunong sumunod. Tama? Hindi marunong sumunod. Sabi, ipasok na, wag na maghintay ng promo, naghihintay ng promo. O nag-announce ba ng promo si Press? Wala naman ah. Di ba? O, di ka tuloy kumita, cut off na. O, di ba? Wala eh. Wala ka tuloy check eh. O, ipasok mo na yan. Huwag ka na magkita ng promo. Ng promo? Paano pag wala ng promo, wala ka lang ipapasok? Nasa iyo yung pera, magagalit yung mga leaders mo. Dapat marami na na-spill over doon sa leader mo. E, ang tagal-tagal mong i-encode dahil hindi mo pinapasok. Yung spill over, nauna spill over. Ikaw, kipit ka lang kipit doon sa promo. Makupo. Sabi ko sa inyo, okay naman yung promo. Pag may promo, pag marami kang tanim, marami kang pa-follow. Pero pag nandiyan na yung pera, ipiin mo na. Kasi alam nyo, pag sinanay nyo sa promo yung nag-join, ganun na rin yun eh. Maghihintay rin ang promo yun. Domino effect na po yan. Tama ba? So kaya ipasok mo na lang ipasok kung nandyan na yung pera mo. O yun yung piin. Okay ba yun? So ituro mo. Yung natutunan mo, di ba? You must learn first to gain knowledge. Kasi pag marami kang alam, lamang ka. Pero uulitin ko, kahit marami kang alam, kahit hardworking ka, di ba? Pag sablay ang attitude natin, wala. Madali kang mawawala sa gantong industry, guys. Maniwala ka sa akin sa hindi. Madali kang mawawala. O, di ba? Kung nandito yung leaders mo, alam mo yung mga gusto mong sabihin sa leader mo, ito na yun eh, yung naririnig mo ngayon. Hindi mo na paatin. Tama ba? Hindi mo na paatin. Sayang. Send ko nga tong video sa kanya. Mapanood niya to, o di ba? dapat kasi ano eh, huwag kang papayag na at least 80% ng team mo nandito sa training. Every Friday, alam niyo maraming mga matututunan
especially Friday. So ganun. Ito na kasi yung talagang ano eh, diinan na, alam nyo yon, tapos na tayo sa mga motivational eh, sa mga inspirational eh. Inspired na tayo, motivate naman na motivate na tayo eh. Ang sa amin kasi ni Mentor IB, ano na yung mga step by step na gagawin talaga? Ano talaga? Ito dinidiinan ko na talaga. Diba? So kung sa blind attitude mo, kahit may knowledge ka pa sa business, kahit hardworking ka pa, kung sa blind attitude mo, maaga kang mawawala sa industriya. Okay ba tayo doon? O, kailangan, ilan yung knowledge? Balik ko ulit para maintindihan natin. Kasi mabilis na lang, 5 minutes, tapos na ako eh. Yung knowledge, 96% lang yun kung inunumero mo yung mga letra. Yung hard work, 98% lang yun. Pero yung work attitude, kung inunumero mo yung mga letra na yun, 100% yun. Dapat 100%, kahit wala ka pang knowledge, kahit hindi ka pa hardworking ngayon, pag yung attitude mo tama, ay nako po, talo mo pa yung may alam. Pag yung attitude mo tama. So okay pa tayo doon? So yung natutunan mo, ituro mo sa mga leaders mo. Diba? Kasi the more na nakakapagturo ka, alam nyo may kasabihan niya, Mentor DB, yung ano, yung tawag dito, the best way to learn is to teach. Habang nagtuturo ka kasi, natututo ka eh. Tama ba? Tama yung mga teacher, lalong gumagaling. Kasi turo sila ng turo eh. Nasa isip na nila yun eh. Kahit tanungin mo, kahit walang libro, alam na nila yun eh. Kasi ayun na lagi ginagawa nila eh. Oh, the best way to learn is to teach. Dapat simulan mo siyang ituro. Kahit konti pa lang yung nalalaman mo, turo mo na agad. Pag lumakitin mo, ang hirap na turuan yan, dami na yan. O dapat habang maliit pa, turuan mo na agad. O the best way to learn is to teach. Kaya lang, syempre, di ba, mahirap naman kasi, ikaw, tuturuan ka ng mentor mo, tapos mas magaling ka pa sa mentor mo. Mahirap naman yung ganun. Tama ba? Mahirap naman yung ganun na tuturuan ka ng mentor mo, tapos mas magaling ka pa sa mentor. Eh, ikaw na lang magturo kay mentor. Diba, no? So, ganun lang. O, dapat empty cup. Yan, mabalik ko na naman doon sa empty cup. Okay ba yon? So, ganyan. The best way to learn is to teach. Kasi, habang natuturo ka, natututo ka. Tapos, pag nakakapagturo ka, ano na mangyayari? Yung tinuturuan mo, alam mo pagaan yung trabaho natin dito eh. Kasi yung tinuturuan mo is matututo yun. Tama ba? Pag natuto yung tinuturuan mo, pag natuto siya, knowledgeable na siya kung paano i-handle yung business. Mula sa kanya pababa. Hindi mo na siya problema. Tama ba? Alam niya na mag-present. Alam niya na mag-closing, alam niya na magpa-pay-in, no? Knowledgeable na siya kung paano mag-process ng pay-in, paano mag-encode. 'Di ba? Paano ulit magturo sa mga napapasali? Paulit-ulit lang 'yun eh. Tama ba? Oh, ang nangyayari, pag natuturuan natin sila, ano nangyayari? Naduduplicate ka po. Naduduplicate ka. Mas gumagaan yung business natin ngayon pag yung leader mo is kung ano yung galawan mo, ganun na rin yung galawan niya. Gumagaan yung negosyo. Tama ba? Gusto mo ba lahat ng leader mo naka-dependent sa'yo? Or gusto mo independent sila sa sarili nilang team? Dapat nga, ngayon pala mag-isip ka na ng team mo eh. Alam mo yung sense of ownership? No, mga mentors? Sense of ownership. Alam nyo, sa isang negosyante kasi, dapat ko sila sabi, dapat mag-isip ka na ng team name mo kahit kaka-join mo pa lang. Bawa, si Mentor Ruel, di ba? Si Mentor Ruel, di pa ata nakakaisip ng team name to eh. Mula nung sumali, di ba? Kahit kaka-join mo pa lang. O, mag-isip ka na ng ano mo, ng team name mo, even though na hindi mo naman pa ilalunch yan, pero ano ka na, yung ano mo, yung vision mo is ganun. Grabe, ang team name ko dito, ganito, tas ang laki ng grupo ko. Ganun dapat yung vision mo doon sa magiging team mo. Alam mo yung sense of ownership, ba't ko sinasabing congratulations sa mga pagkakasali pa lang, nag-iisip na agad na magiging team name niya. Kasi iba yung ano yun eh, iba yung nakikita nun eh. Diba?
parang ganito, kami po negosyante, o may mga negosyante po dito nakikita ko eh, no? Di ba pag magpapa-registered ka ng business mo, DTI, di ba ganon? Registration, business registration, di ba may pangalan yun? Di ba? May pangalan yun, di ba? Oh, sabi ni Mentor Tina Ofemia, meron na po ako mentim. Ah, ganun, palapalan si Mentor Tina, no? Grabe, no? Oh, under the layer. Di ba pag magpaparegister ka ng negosyo mo, DTI, may pangalan yun eh. Pag pinag-iisipan po kasi yun eh, ano kayong pangalan ng business ko? Business name ko, ganito. Dapat ganito rin. Ang business name mo, yung team name mo. Soon, kung hindi pa malaki at hindi mo pa planong i-launch yan kasi hindi ka malaking grupo mo, eh, okay lang, at least nakahanda ka na. Tama ka? Kaya congratulations sa mga nag-launch na ng team. Oh, di ba? Oh. Ngayon, dapat, alam mo yung ano, sense of ownership, alam mo kung paano gagawin sa team mo, ha? Mamaya, yung mga under mo, di ba? Wait mo lang yung mentor mo kung pwede ka na mag-launch siya. Hindi pa pwede yung bigla ka na nag-launch dyan, Romela. Wait mo muna yung mentor mo. Di ba? Yan, ganyan. Meron akong guide dito eh. Oh, di ba? Oh, sense of ownership. Pasakop ka pa rin sa mother team. Kahit may team ka na ha. Kami nga nagpapasakop sa team Gideon eh, di ba? Di ba may team Gideon? Di ba under tayo? Nagpapasakop kami doon kung ano sabi ni Kedrix eh. Opo kuya, opo kuya. O di ba ganun kami doon? O. Ikaw naman, kahit may team ka na, eh medyo ano, hindi ibig sabihin, kung ka-level mo na muna sila mentor, dahil may team na rin ako. Ha? Ako pa! Ikaw nga ganun. May team na ako eh. O. Alam ko na gagawin ko dito, huwag ka mga elements. O di ba ganun ka? Eh huwag ganun. 'Di ba? Pasakop ka pa rin sa mother team. 'Di ba? Independently dependent. Tama ba? Oh, ganun dapat. Oh, minamanage mo yung buong team mo pero dumidepende ka pa rin sa mentor kasi 'yan yung magga-guide niya sa iyo, waste na kami. Makamaligaw ka. 'Di ba? Mapapunta ka sa ibang kumpanya imbis na IAM worldwide, mobile na mapunta. Oh, 'di ba? Iba na, nabaliktad na. Oh. Oh, waste kami, waste. Pasakop ka pa rin sa amin. Tama, maliligaw ka. Pag nawala si waste, di mo lang pupuntahan pa. Ah, maliligaw ka. Maniwala ka sa akin. Paikot-ikot-ikot ka. Mas magtatanong ka na naman, sa papuntang IAM worldwide? O doon, no? Ikot ka doon, U-turn ka doon. No? O gaganong-ganon na naman yung mga tatanungan mo, di ba? Balik ka na naman sa amin. O, ganun lang mga mentors, ha? O, the best way to learn is to teach. Kasi pag nakakapagturo ka, no, na isasalin mo yung powers mo, yung idea na natututunan mo sa mga training, sa mga mentors mo, o naduduplicate ka ngayon, mas gumagaan yung trabaho natin. Mas gumagaan, gusto mo ba yon na, bawa, boss ka? Di ba ganun? Kasi ako boss eh. Alam mo ba, bilang negosyante, yung mga tauhan ko, minimeeting ko rin yung ganito rin, minimeeting ko rin. Tinitraining ko din. Ganito rin, tinitraining ko din. O, Gusto ko ba bilang negosyante yung mga tauhan ko tatanga-tanga? May nabasag, 'di ba? May mali yung gawa, 'di ba? Puro ano yun eh, puro tapon yun pag may mali ang empleyado eh, 'di ba? Puro tapon sa kaban ng kumpanya yun eh. Oh, dinideliver, magdi-deliver, mali yung daladalang i-deliver, eh ang nabaysiya yung delivery, ang daladala kabite. Nabaysiya, tawag mo na nabaysiya, bilis power. Yung karga-karga, hindi naman delivery for Leovie, ang kagagarga Cavite. O, di ba tanga? O, gusto mo bang ganun yung team mo? Tama ba? O, kaya lumalapad yung noo ko eh. Nasa Leovie na eh. Pagbaba, iba yung dala. Ba't yan ang dala mo? Eh, sa Cavite delivery yan. Asa na yung pang Leovie na iwan sa warehouse patay? Lugi, negosyo doon. O, di ba? Lalapad yung noo mo yan. Oh, di ba? Gusto niyo bang ganun yung team? Oh, dapat hindi ganun. Ganun din po kasi kami dito eh, sa negosyo, parehas lang. Mas magaan yung negosyo pag lahat ng mga empleyado is alam nila individually yung gagawin nila. Ganun din sa network marketing, guys. No? I-duplicate mo, ituturo natin yung lahat ng dapat nilang gawin. O pag na-duplicate ka, ano mangyayari? Makakapag-delegate ka lang si mentor, di mo? Gusto nang soloin lahat pati hosting yan eh. Hosting, IBP, product,
Kung maaari nga, mag-closing pa nga yan eh. Di ba? Oh, nakakapag-delegate ka. Ano ibig sabihin delegate? Yung trabaho na supposedly na ikaw yung gagawa, mayroon ka ng leader na pwede nang gumawa. Mas productive. Tama ba? Mas productive. Oh, kung merong marunong lahat, mag-present, wala. Pay-present lahat yan. Magsusum ako dito, meron akong invite, 10, ako mag-pay-present. O, ganun yan. Nadedelicate mo yung trabaho kasi duplicated ka na. Kung ano yung galawan mo, ganun yan yung galawan ng leaders mo. O kaya delegated ka na. Pag nade-delegate na, ibig sabihin nade-delegate na, yung supposedly na ikaw na yung gagawa, may sumasalo na, may gumagawa na. At hindi lang isa, dalawa, tatlo, di ba? Apat, mga ganun. Dapat, di ba, meron kayong dapat apat na ano, na dinidevelop. O, ganyan siya. O, tingnan mo to ha. Pag na-delegate ka, anong mangyayari? Mas marami yung production. Mamumultiply po ang team mo. Tama ba? Mamumultiply yung team mo. Kung lahat ng leaders mo gumagawa ng kanya-kanya, independently dependent, di ba? Hindi mo na kailangan sabihan. O. Yung pag walang speaker, ako na mens, ganun. Hindi yung pag sinabihan ka, andiyan ba si Mentor AJ? O Mentor AJ, o Mentor AJ, marunong na rin yan eh. Pero pag sinabihan ko yan, hiyang-hiya pa yan. Hindi siya presentado, yung kumbaga ganun. United. Hindi, dapat laksan mo loob mo, mens. Para matuto ka. Tama ba? So dapat go. Kung si Mentor Ruel nga lang, yung oras niya na sweet na sweet doon sa mga schedule, siya nababanat eh. Ba, Mentor Ruel? Siya nababanat. Hello po. O, di ba? Dito po sa Jida, mga kababayan dyan sa Philippines. Ah, ganun si Mentor Ruel. Malupit siya si Mentor Ruel. Nagla-live-live yan eh. Napapanood ko mga live niyan eh. Mga video-video niyan. O, bilib ako kay Mentor Ruel eh. Mentor Christina, nakapag-video ka na ba? Oh, dahil ka na Mentor Ruel. Oh, nakag-video yan eh. Ikita ko yan dun. Oh, Mentor Ruel, mag-video ka minsan ha. May dala kang barley. Diyan sa ano, sa lugar mo diyan sa abroad. Tapos live ka. Dito guys, may tatanong. Kaya video ka lang kahit hindi live. May tatanong lang tayo dito guys sa mga kababayan natin. No? Sa, nandito rin sa lugar kung saan ako naroon sa abroad. Tanungin natin kung alam niya to. Ha? Wait lang ha. Kabayan. Alam mo ba to? Ano yan? I am worldwide the barley? Hindi pa eh. O sige kabayan, kwento ko sa'yo. Guys, eto, i-explain ko muna ha. Off muna ako. O ganun no? Hindi niya alam eh. Eto kasi kabayan, eto yung ganun, eto yung ganun, eto yung ganun, eto yung ganun. O di ba ganun? Ganun lang namang respect eh, sa mga kabayan natin dyan. Lalo pag Pilipino sa Pilipino, eh wala eh. Magtitiwala yan. Eto yung ginagawa ko negosyo kabayan dito sa ano, sa abroad. Kumikita ko kabayan, kaya ba paano? O, wala akong papel yun eh. Gamitan mo lang ng 4 na basong plastic yun eh. O 5 basong plastic yun eh. Give me 5 just for you. Wala na. Maintindihan niya. Naku, ang dami ko kasama sa trabaho kabayan. Magugustuhan yan. O di ba? Dito ka. O pag na-delegate ka, mamumultiply ka po. Dadami. O ya, shout out sa Team Israel ha. Dumadaan. Nandiyan pala si Mentor Janet di maano, no? Si Mentor Myra nandiyan ba? So, nagkakaproblema guys, no? Sa ano, lahat naman may problema. Alam nyo, minsan kasi nanonood ako kay Jack Ma. Alam nyo kaya naging successful si Jack Ma? Ito ha, isingit ko lang, no? Alam nyo, ang ginagawa niya, he never stop learning. Especially doon sa mga failure. Natutuwa siya pag na-fail siya. Ayun na sabi niya eh. Natutuwa siya pag na-fail siya kasi may bago siyang natututunan. Kanina ko lang napanood yun eh. Kasi nakakaproblema din kami ni Mentor ID sa team, di ba? Maraming mga struggle. Pero hindi na namin kailangan sabihin, di ba? So, ang nangyayari, pag coincidence na nakikita ko na may training ako na nagaganon, na oo nga no, kasi meron kaming mga supply na tirada, tapos ano yung wisdom doon sa supply na yun? Dapat ganun tayo guys, no? Ano yung dapat matutunan, ano dapat yung i-adjust sa sistema para hindi na sumablay.
sumasablay talaga. O ngayon, natuto, sumablay. O di alam na, kumbaga, knowledgeable na tayo kung ano yung mga gagawin sa susunod. O yan ha, normal yun na yung failure ha. Sabi nga ni Jack Ma, no, alam mo, tinitingnan niya kung anong magandang gawin doon sa pagkakamali ng iba. Ayun yung sinabi ni Jack Ma. English kasi sinasabi niya eh. O, ang Tagalog nun, kumbaga, bawa sa sarili ko, nakakamali ako. Tinitingnan ko yung ano yung wisdom doon sa pagkakamali ko na para hindi ko na maulit yung pagkakamali. At pati yung pagkakamali ng iba, no? Tinitingnan niya, ba't nagkamali yung tao na yun sa ginawa niya? Ah, dapat pala hindi ganun ang ginawa. Dapat pala ganito ang ginawa. So ganun siya mag-isip, si Jack Ma. At kahit nagpe-fail siya, he never quit. Tuloy-tuloy lang. Quitters never win, sabi niya. Winners never quit. O kaya ngayon, si Jack Ma, one of the richest men in China. Tama ba? O, ganyan sinabi niya. O ngayon, na-multiply ka na, no? Na-multiply ka na. No? Andiyan pa ba kayo? Yung mga ano, yung mga walang camera, ha? Gising, ha? Tayo-tayo dyan, huwag kang higa-higa. Nakikita kita, higa-higa ka dyan, ha? Higa, huwag kang higa. Gising ka, gising. O, na-multiply ka na. O, Mentor Rowell, Mentor Raymond, kitang-kita kita, ha? Kaya tatawa-tawa ka dyan, nakahiga ka na dyan, ha? Sarap na ng hilata mo dyan. O, di ba? Yung na-multiply ka na, di ba? O, salamat sa mga nagtatype, ha? Nagising na, naka-off cam. Na-multiply ka na, ang nangyari, lalaki yung network mo dahil na-multiply ka na, eh. Tama ba? Lalaki yung network mo. Ano yung network na lalaki? Lalaking duplicated. Lalaki yung network mo, duplicated. Hindi madaling mag-duplicate. Pero, pag natutunan mo kung paano mag-duplicate, yan, sunod-sunod na yan. Maraming mga challenge dyan. Pero pag natutunan mo yan, paano mag-duplicate, wala. Alam niyo nakakaisip kami ng mga sistema sa mga supply, sa totoo lang. Especially, no, kami yung nagpa-process ng mga nasa abroad. Kasi wala naman mga opisina sa kanila. Pinaprocess sa Pilipinas, tapos nagpapadala kami. Marami kami yung mga natututunan sa mga supply. So nagkakaroon kami ng isipin, ano yung sistema maganda, ganyan-ganyan. So yun yung nangyayari. Minsan, stop muna, stop, chill. Gusto mo nang magpahinga, utak ko, ganun. O, nakakaisip ng idea. Ganun siya. No? Shout out sa mga nasa ibang bansa, no? Na ginagawa ang negosyo kahit walang opisina diyan sa kanila. Grabe. Tayo na sa Pilipinas, andito na 'yung opisina, nandiyan lapit-lapit lang, no? Eh mas lalo sana nating gawin. 'Di ba? O sabi ni Mentor Raymond, train and apply lang talaga dapat tapos i-chismis ang business. Tama 'yan eh. O lalaki 'yung network mo. Ano 'yung network mo? Duplicated. 'Di ba? Lalaki yung network mo na pwede mo silang i-delegate. O, saan bansa ka ba? Uy, Mentor Jojo, meron kasi akong talk sa Dubai eh. Okay lang ba? Ikaw muna kumausap ng mga taga-Kuwait. Ah, di ba? O, Mentor Irene, nagpapa-schedule yung team US natin eh. Eh, meron lang akong talk dito sa Davao. Eh, okay lang ba? Ikaw muna yung bumanat. O, duplicated kasi. Tama ba? Nade-delegate mo na sila. Mamumultiply tayo ng mas marami. Nag-delegated, nag-duplicated natin, na nade-delegate natin at the same time. Pag lumaki yung network natin, ano mangyayari? Ano mangyayari guys? Pag lumaki yung network, ang kasunod nun, big income. Pag lumaki yung network natin, nag-duplicated, hindi lang basta laking network, no? Ang kasunod nun, big income. Kaya ikaw, tanongin mo yung sarili mo. Ilan na ba ang nag-duplicate mo under your organization? Tama, kumamot ka dyan, Mentor Rowell, di ba? Mukhang wala, ha? Di ba? Tanungin mo yung sarili mo. O, ilan na ba yung nag-duplicate mo under your organization? Yung tipo na siya na nagtotok, siya na nagko-closing, di ba? Siya na nagpa-process ng pay-in, kung kaya i-process, no? Tama ba? Siya na nagtitraining sa mga leaders niya, ilan na under your organization na ganun. Ask yourself. Kasi alam mo, kung ano ka, yun ang maduduplicate mo sa kanila. Kung sablay ka, sablay yung attitude mo,
okay, yung skills nandun, hard work nandun, pero yung attitude mo sa apply, yun yung maduduplicate mo sa kanila. Aanihin mo rin. Kaya yung attitude talaga, binabalik-balikan ko yan, guys. Attitude. Hindi nyo po kaaway ang mga mentors ninyo. Katulong nyo po sila na mag-guide kayo kung saan gusto nilang dalhin yung buong team mo. Diba? So kaya coordinate with them. Yung sinasabi ko po, no, pass the message, importante po yun. Minsan kasi nangihina ka na, dinadama mo pa yung buong team mo, eh. Diba? Minsan kasi may non-negative sa buhay mo ngayong araw, pati team mo dinamay mo na. Hindi mo na inintindi, 'di ba? Alam mo, sumali 'yan, eh. 'Di ba? Napa-join mo nga 'yan, inaniwala sa iyo 'yan, eh. Tapos na negative ka lang today, yung buong team mo nadamay na. Bakit? Hindi mo na pass yung message. Kaya 23 lang tayo ngayon. Tama? Oo. Pag na-duplicate ka na, makakapag-delegate ka, mamo-multiply tayo. Oh, lalaki yung network mo under your organization. Oh, doon magsisimula yung passing income. Oh, baka auto-hit mo na yung mga ano, eh, yung mga incentive, mga car-incentive, mga ganyan, kung ano man yung incentive na ilalabas, o baka ma-auto-hit mo na yan, eh. Huwag mo na tayo tumingin sa income, yung pagpapalaki ng network na duplicated, na pwede mong i-delegate yung mga leaders mo. Diba? Maganda ba 'yon, yung ganun yung maging sistema natin, no? O sa mga bagong pasok, iwasan po muna natin na mag-send ng mga birthday greetings sa group chat. Ang tamang platform po diyan is yung group page natin sa Stallion. Pinopost naman po 'yan sa Stallion group page. Doon na lang po tayo mag-comment ng happy birthday mentors, stay healthy, mga ganun-ganun, 'di ba? At the same time, kung gusto mo talagang i-greet talaga, sincerely, i-PM mo, private message mo. Tama? O, para yung mga announcement po doon sa group chat natin, hindi natatabunan. Ang nangyayari kasi may sinend si Mentor Christina doon, eh. Guys, ako tayo IBP, ito po link, bla 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 bla. Tapos may nag-send ng happy birthday. Wala na, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Tumaas yung link. Eh, hindi naman lahat nagba-browse back o nagba-backread. Hindi naman lahat ganun. I-send ulit. O, i-reset ulit. Ganun ang nangyayari. O, huwag kayong magagalit, ha. Kasi yun yung na-obserbahan ko, eh. Yun yung na-obserbahan ko. Yung important message na dapat talaga makarating sa laylayan ng grupo mo, hindi nakakarating. Dahil sa mga ganun mga unnecessary conversation. 'Di ba? Oh, para makarating sa laylayan ng team mo, pass the message. Pass the message. Ipasa niyo po sa mga direct ninyo, tapos sabi, "Send mo na lang sa mga leaders mo, ha." Oh. Oy, sabihan mo yung mga leaders mo, send din sa mga leaders nila. Okay, sige po, mentor. Oh, ganun dapat. Hanggang makarating, kasi hindi naman natin friend lahat 'yan, members niyan, 'di ba? Libo na po yung ano, eh, yung member sa Stallion, libo na, eh. Out of 1,000 plus, 23 lang tayo. Imaginein mo 'yan. 'Di ba? May mali. O, 'yun ang gagamutin natin. Okay lang naman 'yan. Kasi ngayon pa lang natin naiintindihan. Ganun talaga. So, ngayon, umaasa kami ni Mentor Ivy at ng mga ibang mga kasama na sa darating na Gideon's Team Day at the same time sa Team Stallion Team Day. Eh, kung anong sigla natin sa Gideon's Team Day, ganun din sa sariling team day natin. Alam nyo kasi, guys, no, eto po, i-advance ko na. Sa January po, magkakaroon po tayo ng Stallion Sizzle. Ibig sabihin sizzle, no, may mga paraffle tayo doon, may mga awarding na tayo doon, launching ng mga bagong team, at the same time yung mga bagong team, doon, ayun yung magiging first season natin. Eh kailangan yun, 1,000 nga tong Zoom namin, no? 1,000, no? yung attendees na kinuha namin. Nagbabayad kami monthly ng Zoom, 1,000. Hindi 1,000 pesos, ha? Oh. 1,000 yung attendees.
Dapat mapuno natin 'to, ma-maximize yung tipo na may mga nagrereklamo na hindi kami makapasok, 'di ba? Mga ganun. 200 yung hindi nakapasok, 'di ba? Oh. Mga ganun, dapat ganun sa January, guys. Alam niyo, sundin niyo po yung sinasabi namin na pass the message sa lahat ng direct mo at turuan mo rin yung direct mo na maging ganun sa kanilang mga leaders. Tanong mo, 80 to 90% ng grupo mo nasa training palagi, especially sa mga team days natin. Diba? O, pass the message. Tapos, doon na rin po natin ilo-launch. Alam nyo yung group, ano, yung page? Diba tayo, group page? Tama ba? Page tayo, diba? Group page. So, para rin, yung mga invite po ninyo, no, diba meron tayong Project Ascenso, bukod doon, no, mag-launch din tayo ng group page. IAM Stallions Worldwide na group na page. Yung parang IAM Worldwide, alam niyo yun, parang IAM Worldwide. Parang ganun. So, lahat every page ang tawag doon, lahat yung mga nai-invite ninyo, ipapalit niyo yun, di ba? So magi-establish tayo ng ganung page, Stallion page. Doon ipo-post yung mga nag-millionaire circle sa team Stallion, di ba? Ganun. May sarili kasi tayong ano, template eh. O doon ipo-post yung mga bagong join. O makikita 'yun. Doon nilalagay yung mga awardees. O di ba? O, ang galing. O, tas baka kapag live tayo doon. O di ba? Live, o live. Live po tayo, no. Pumapaimbabaw ang ating page ngayon sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. No, hello po sa aming 100,000 followers. Ha? Mga ganun-ganun, no? Di ba? Mga following niya, no. Nag-like ng ating page. O ang dami noon. Sa pamamagitan noon yung mga invites mo, ma-notify palagi doon. Masisira ulo noon, di ba? Kung nang sumali na pala ako dati diyan, oh, ganun na oh, si ano, si Mentor Rowell, grabe na mag-training, oh. O di ba? O ganyan, guys, no? Sa mga wala, okay lang 'yan. Baka may mga baka busy po sila. Natuto ba kayo? Natuto? May natutunan ba? O alam niyo na 'yung tinuro ko? Alam ko na 'yan. Ang tanong, kaya mo nang i-training? O di training mo na sa mga leaders mo kung alam mo na. Alam mo na pala, hindi mo tinitraining. O, di ba? O, ganun tayo, guys. Ganun. O, balik po ako dito. No? Kahit gano'ng kagagaling. Kahit yung knowledge na sa'yo na. Yung hard work na sa'yo na. Kung sablay po ang attitude natin. Tatagal ka po. Manapa, baka mawala ka pa sa industry. Kung sablay yung attitude. No? Konting pagkakamali kasi ito, guys. No? Mga konting mga pagkakamali ng mga kasama. Okay lang ba tayo? Magpatawaran na lang. Halimbawa, medyo may nasabi na offended sa iyo, huwag mo na pansinin, offended na nga eh. Alam mo yung mga nakaka-offend na mga salita para sa sayo na iniisip mo. Alam nyo, ano, tawag dito, basura 'yun pag in-entertain mo. Tama ba? Basura 'yun. Huwag kang papayag tapunan ng basura. Oh, huwag kang papayag na maging basurahan ka. Kasi yung mga negative, yung mga offended na mga salita, nakikita mo ganyan, tinatapon sa'yo, tapos ina-absorb mo naman, ina-absorb mo. Ay wala, mapupuno ka ng basura. Ito si ano, yabang-yabang talaga nun. Gaganong-ganong ka na dyan, di ba? Ikukwento mo pa sa downline. Ikukwento mo pa sa, di ba? Yabang talaga nun yan, no? Alam mo, magaling. Gaganong-ganong ka na dyan. O, kasi inayamang itapon, ay, ignore mo yan. Ignore mo yan yung mga basura na yan. Oh. Be positive always, every day. Diba? O oh, ito po ha. Ito ha. Ay sabi yo, yung mga nega kong invite, iniisip ko, hindi ko na mabasa, tuloy-tuloy. Pakita ko po sa inyo yung ano, no? Yung aking everyday routine. Ayan na. Ayan. Ba't ko ito sinasabi? Meron dyan, wake up, diba? Ayan, mga ganyan-ganyan. Ayan. Mag-una na basa yung mentor rin. Masa marami yan. No, yeah, marami po yan. Oh. Yan, oh. Yan. Imagine ninyo, ganyan yung lineup ko everyday na gagawin. No? Yan po yung lineup ko. Ang dami. Ang dami po nun. Iniisa-isa ko yan. No? Kumbaga, tapos na ako dito. Ito naman. Kain mo na ako. Kain. So, pagkakain ko, alam ko na isusunod ko. Mga ganun. Alam nyo, your success is hidden in your daily routine. At the same time, no? Yung mga natutunan nyo sa mga training, o kung may natutunan lang kayo sa training ngayon o sa mga previous training, kung hindi po natin is sinasabuhay, ina-apply, is baliwala po yun. Sa totoo lang.
Baliwala po yun. Yung sinabi ko na atinan mo ulit yung training, na pitong training, tapos binabaliwala mo lang, eh, nasa sayo yun. Atinan mo ulit. Kasi yun yung basic talaga, kaya nga ginawa namin yun. Kasi kailangan po natin ng mastery. Kumbaga sa isang profession, kailangan mo ng mag-mastery. Yun po yung mastery, yung 7 basic training. Pag na-master mo po yun, wala na, it's over. It's over na, sa totoo lang. No? Magda-drive ka ng sarili mong sasakyan na gustong-gusto mo. Hihiga ka sa kama na gustong-gusto mo at tagtira ka sa bahay na gustong-gusto mo. Tama? Kung ano man meron tayo ngayon, dagdagan natin yan. Baka hindi pa yan. Si Mentor Rospinta kasi ano na ba yan? Ano ba yung kotse niya? Naka SUV. Ayun, oh, yan, oh. Nasa, ang sarap i-drive niyan. Ano ata yan eh? Lexus. Yan, Lexus. Oh, tama, Lexus. Lexus yan, sasakyan na SUV. Ah, sarap i-drive niyan. Oh, subukan mong iuwi sa Pilipinas yan kung di naghihirap ka. Di ba? Hanggang dyan lang yan sa Amerika. Katakot-takot na tax na naamutin mo dyan. Dito ka bumili niyan, ha, sa Pilipinas. So, ganun. Sa mga gustong magpa-VTR ng kanilang mga sasakyan na ilalabas o na nilabas na para magamit natin sa ating negosyo na ginagawa, so, kontakin niyo po ako kasi may kausap po tayo, murang-mura lang. No? Kung ano yung gusto mong kalabasan, yun ang gagawin natin. No? May kausap na kami. Sa mga gusto naman maglabas ng sasakyan, no, na malakas ang loob, alam niyo, your first car is the hardest, kumbaga yun yung pinakamahirap, no? Nasasakyan, yung first car mo. Pero, kahit ano pa man yung kotse na yan, basta first car, medyo mahirap sa simula. Pero yan yung magbibigay ng maraming cars at house and lot sa'yo. Yung first car mo. Sa totoo lang. Kung gusto mo maglabas, may kilala tayo sa mga, nakikipagkaibigan kasi ako sa mga manager ng mga kasa eh. Alam niyo yun? Uy, meron ako malaking team kasi eh. Mamaglabas ng kotse lahat yun, ha? Kontakin kita. Mga ganun-ganun, magkano ba sa akin dyan? Tapos, kalauna, re-recruiting ko rin yun, no? Pero, friendship muna kami. So, ganun ang ginagawa ko ngayon, no? Para may idea lang kayo. So, kinakaibigan ko yung mga managers, yung mga sales managers sa mga kasa-kasa. Yan, si Mentor Raquel Marbella, manager yan sa real estate, eh. Mentor Raquel Marbella. Kaya maraming tao yan, eh, no? Invite mo na Mentor Marbel, Mentor Raquel, ha? Yung mga tao mo, ha? Paatinin mo na ng webinar. So, ganun. So, yun guys, no? Salamat sa oras ninyo. Siyempre, late na tayo nagsimula. Alam ko, no? Announcement lang, no? Babalik sa dating time slot ang ating IBP na mag-i-start siya ng 6 p.m. Open siya ng 5:45 sa October. No? Sa October. Baka this coming Monday, gano'n na. O this coming Sunday, gano'n na. 5:45 na siya. Baka gano'n na. November. Oh, November. Sorry. November. Sa linggo, umpisa na. Oo, baka gano'n. Yun kasi yung napagmitingan. So, kasi sobrang late na talaga. Tapos marami natatamaan. Kagaya nito, di ba? Monday, alas 8 nagsimula. Friday, sorry. Alas 8 nagsimula yung IBP, natapos anong oras na. So tinatamaan yung ating team day, 'di ba? Ganun din sa Gideon, 'di ba? Kaya nga alas 6 pag Monday, 'di ba? Kasi tinatamaan talaga eh. So babalik na siya. So sa mga natuto, salamat, no? Sa mga naka-attend, salamat din. Pagpasensyahan niyo na kung may nasabi po akong medyo hindi niyo nagustuhan at medyo na-offend ko po kayo, no? Hindi ko po sinasadya. Kailangan ko lang po sabihin para malaman ninyo yung mga bagay-bagay na naobserbahan namin. At the same time, no, anuman ang pangarap mo na gustong makuha dito sa industry, walang ibang kukuha niyan kundi ikaw. Lahat ng natutunan mo, walang ibang gagawa niyan kundi ikaw. Tama ba? Yung natutunan mo, hindi po yung downline mo ang yung upline mo ang gagawa, ikaw rin mismo. Tama, lahat ng natutunan mo ikaw ang gagawa, lahat ng gusto mo mangyari dito sa IAM Worldwide, no, na dreams mo, yung malaking pangarap mo, ikaw ang kukuha.
kami lang po ang guide. Magpa-guide ka. Magpa-guide ka, ha? Minsan, baka mamaya, magpapag-guide ka na pag wala na yung grupo mo. Magpapag-guide ka na pag hirap ka na sa ginagawa mo. Tama ba? Yung medyo hindi naman effective yung ginagawa mo, tsaka magpapag-guide. Umpisa pa lang, magpasakop ka na. No? Magpasakop ka na. Sa lahat ng mga narinig ninyo, walang kwenta yan kung hindi ninyo i-apply. No? Tayo pa rin ang gagawa talaga. Tapos at the same time, no? Paumanhin po ulit, baka mamaya, after this training, medyo may na-offend po ako. Sorry po. Ah, I am sorry. Ah, Gloria lang ang effect. Diba? Kasi alam nyo, bilang isang leader, no? Kailangan po kasing ano, hindi namin alam kasi marami kayo, iba-iba pa po ang ating mga feelings, di ba? Hindi ko alam kung paano nyo po tinanggap yung salita. Baka mamaya yung pagkakatanggap nyo, offended para sa'yo, eh pasensya na po sa inyo, ha? Nangunguna, pinapangunahan ko na po kayo, ha? So, mahal na mahal ko po kayong lahat. Kung may mga pagkukulang po man kami, no? Pagpaumanhin nyo na, itatama natin yung mga sablay na mga nangyayari. Talagang ganun, di ba? Sabi nga ni Jack May, no? Di ba? Failure is a part of success talaga. Kasi doon ka matututo sa failure na yon, sa pagkakamali. Doon mo matututunan yung sistemang malupit. So ganun siya. With that, balik ko kay ano, sino bang mga host natin, no? Kay Mentor Dave, Mentor AJ ba, Mentor Christina, sino bang mga host natin kanina? Hindi ko na alam. Yung nagpakilala sa akin na pagpakilala mo naman ako, may sama mo ng poging-pogi. Mentor Dave, wala eh, nakakalimutan ni Mentor Christina yun eh. Yun na nga lang inihiling ko eh, no? Kahit sa salita na lang, nagiging pogi ako, hindi pa masabi. Sorry, Mens, nakalimutan ko i-orient yan. Sorry po. Nakalimutan ko i-orient, kailangan nito. Salamat sorry, Mens, sorry. Ayan, yung kakambal ni, ano, ni Mentor TJ, pasensya na po. Ayan, si Mentor Leovie Agbu. Oh. Minsan ako na magpapakalala sa sarili ko nga, Mentor. Yung ano, yun, amazing morning sa ating lahat. Grabe, 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 grabe. No? Kamusta na po kayo, no? Grabe po yung magaganap ngayon, no? Magkakaroon po tayo ng malupit na training. Yan, mag-training sa atin, malupit. Grabe to. Guwapong guwapo. Naku po, pag nag-training sa personal to, talaga magpapapicture po kayo. Ganun, di ba? Oh. Mapakilala ko na po. Oh, ang aking sarili, no? Ako po yung mag-training. Noted po, Mens. Ganun magpapakilala. Hindi yung ang tamlay mo magpakilala. Kaya yung, tamo si Mamel, ganun tuloy. Eh, diba? Tinamad din makinig tuloy minsan yan. Diba? Dapat yung pagpapakilala, doon pa lang, buhay na, guys. No, buhay na, no? Yung talagang matindi yung energy. Kasi yun yung susundan nating ano, energy. Pag yung una pa lang, matamlay na, wala. Tamlay din naman makikinig yan. So, ganun, no? And then, at the same time, may mga comment dito. Baka may question po. Yan. Baka may question po kayo. Pwede nyo po tanungin. Kung saan kayo nahihirapan. Kahit na tatlong question lang. Tapos, we're done. O, picture muna tayo bago mag-question. No? Picture muna tayo. Picture. Mentor Day, picture. O, open cam. Mentor ID. Pwede mo bigay sa amin yung double portion of anointing sa pag-pain. Ano yun? Mentina. Sige, pag-usapan natin yan. Okay, picture. Open cam po sa mga gising pa, sa mga tulog. Sige, okay lang. Hinga ka dyan. Mentor Dave. Mentor ID. Hindi, si Mentor ID, wala talagang picture yung ano niya, yung computer niya. Teka lang, sandali. Eh, nag 1, 2, 3 na si Mentor IB. Ayun ba yun? Yan. 1, 2, 3. Yan. Okay na? Okay na lang. Okay na ba? Mentor IB. Yan. Okay na. Okay. Question. Yan. Sila Mentor June. Yan po Mentor June. Nandiyan ka pala, no? Si Mentor ano daw? Mentor Tina. May question daw. Mentor Tina. Ako na. Huwag ka magsalita. Di pa raw. Okay. Sige. I am sign. Ang palit eh. Yan. Nag-ano siya eh. Okay na. Ayan. Nahihirapan po ako mag-close the bill, men. Ayan. Wait lang. Sige. Diyan ka lang, men, Tatina. Ano natin yan? Sagatin natin yan ka lang. Ano yan? Ayan ang close na din.
kanya-kanya sagutin ni Mentor Irene yan. Wow. Okay na ba? Mentor Irene, mo ako. Ang tagal namin dito. Para kami nawala ng internet. Ayan na. Okay na. Wait lang ha. Lakas ako lang ito. Medyo na ako na ang ano eh. Yan. Oh! Sa mga may ano ha. May jacket na ganito. Yan ha. Hashtag finish the race nakalagay dyan sa Mangas. Stallion. Stallion pala yan. Oo. Si Mentor Irene. Mentor Jopper meron na yan. Saka si Mentor Roswinda. Yan. Medyo nag... Kasi ang selan ni Mentor Ivy sa ano eh. Ang selan ni Mentor Ivy sa ano? Sa tela. Gusto niya yung the best. Ayaw niya yung ano eh. Yung di maganda eh. Kasi, yung akin men, sa san? Pag Sapphire ka na ba? Sa Sapphire lang kasi ibigay ko eh. Pagka pumapasok ka sa top ng top awardee ng Gideon Team Day, Gideon awarding, eh t-shirt lang, t-shirt. Sa mga walang t-shirt, pilihan niyo ha, yung mga mas. Mentor Lobby, may tanong si Mentor, ano, Mentor Tina. Yan. Sige, sige. Nahihirapan daw siya mag-close ng deal niya. Yan, naawa ako sa mga gustong bumili. Pero walang pera sa mga sakit. Yan, insan, may bibigay na naman. Ah, bait pala naman. Kasi mas si Mentor Tina, nandiyan ba siya? Hindi ko nakikita yung kanyang itsura. Mentor Tina, pa-open po ng ano. Yan. Mentor Tina Ofemia. Tina Ofemia from Team Dalea. Sino bang nag-ano? Sino bang nag-direct sa kanya, Mentor Crystal? Mentor Jojo? Mentor Jojo Gonzales? Mentor Jojo, yan. Sa inyo po ba? Sa kay Mentor Evan. Ah, yung Mentor Evan. Mukha na daw siyang aswang. Yan. Kala po ako aswang, kaya di ako makakopi. Grabe ha, nakakatakot yan ha. Sabagay, malapit na Halloween. Okay lang aswang. Yan. Mentor Lobby, malapit daw kasi mag-alas 12, baka lumipad daw. Talaga, oh. Baka napuputol pa yan, mensa. Ah! Nahihirapan kang mag-close ng deal, no? Lalo sa mga walang pera, ganun-ganun, etc. No? Alam mo kasi, mens, ganun talaga, no? Marami tayong makakausap na maaawa ka na lang. Alam mo ba yon? Mostly ganun din kami nila, Mentor Dave, di ba? Kasi yung awa, ano yun eh, malaking bagay sa pagkatao po yung awa. Especially gusto mong tulungan sa products, no? So hindi ka makadeal dahil... Dahil tawag dito, wala talagang pera yung taong binibentahan mo. Kasi alam mo, ang bibili, yung may pera. Pag wala pong pera, talagang hindi bibili yan. Tama ba? So, ang ano naman natin, no, sinasabi nga natin madalas, hindi naman lahat ng prospect natin talaga, lahat na magkaka-interest, makakapag-join dahil wala nga silang pera. Pero, sige, ganito gawin natin. Kasi hindi siya ano Mentor Dave, no, hindi wala yung kompletong detalye kasi ano ba yan, naka-attend pa ng presentation niyan, nagustuhan niya ba yung negosyo o produkto lang, mga ganun-ganun, di ba? So mas maganda maging ano, hindi ko alam eh yung ano bang sitwasyon. Di ba? Ano bang sitwasyon? Okay, bigyan mo kami Mentor din niya, kaya binagbubosan namin ka ng ano na, or gusto mo video, yung ano na lang, mic. Product lang po ang gusto nila minsan. O sige, product. Alam nyo, siguro, no, siyempre nagbibusiness kasi tayo, Mentor Tina. Hindi naman tayo charity. Kasi, pag pinasok natin sa charity yan, talagang mamimigay tayo. Pero dahil nagbibusiness tayo, siyempre, kung gunaawa tayo, pwede mong bentahan ng member price yan. Pero ako po ha, dahil meron naman akong kahit pa paano, minsan yung gusto kong tulungan talaga, binibigyan namin ni Mentor Ivy, lalo na may sakit. Tapos, nangihingi ng tulong, Mentor Dave. Nangihingi ng tulong pinansyal dahil may sakit yung siya o yung kapamilya niya, etc. Anong sakit? Ganto, ganyan, ganyan. Kaysa pera ibigay namin, Mentor Dave. Barley na lang binibigay namin eh. Wala nga kasing pera eh, nangihingi nga ng tulong, di ba? O ganun yung nangyayari. Pero dahil nga nagnegosyo tayo, si Lord na bahala dun, no? Kung naawa ka, dahil wala talagang pera, wala naman tayo magagawa dyan, Mentor Dave. Kasi hindi mo talaga may conclusion yung deal kung yung kausap mo walang pera talaga. At the same time, no, hindi natin na mindset kung paano gumawa ng paraan para magka-pera.
So diyan pa rin papasok mentors, yung training tayo sa ano eh, yung sa mga prospecting, mga how to close the deal, mga ganon, dapat nag-training po tayo. So, meron po niyan, meron po tayong training niyan. Kaya lang, hindi ko na pwedeng i-tackle dito, ang haba kasi niyan eh. Mentor Dave. Ikaw nga Mentor Dave, kung ikaw sasagot, ano yung ano mo diyan? Yung pakiwari mo diyan. Kasi Mentor Dave, sayo ko lang naman natutunan yun. Nag-uumpisa yan Mentor Tina sa pagpo-prospect. Sa akin ha. Kasi yung ganyan kasi, 'di ba? Prospecting mo kung yung may pera muna. Kasi pagkaganyan, halimbawa ganyan na, next ka na. So kung ganyan, halimbawa yung ganyan na gusto mong bigyan, ano na natin 'yan? Gusto mong bigyan, okay lang. So, ibig sabihin, kung ako yan ha, next ka na. Huwag mo na siyang ano, dahil walang pera. Bagyan mo. Di okay, bigyan mo. Ano mo ng awa yung tao na yan? Bigyan mo kasi sabi mo, walang pera. Nasa sa inyo yan, kaawaan mo or hindi. Walang problema yon. Pero, ang sinasabi natin, naghahanap tayo yung mag-ninegosyo. Ibig sabihin, prospect ka ulit. Next ko na. Ibig sabihin, wala kang kikitain dyan. Ibig sabihin, hindi siya pa pwede sa negosyo. Ganun, mentor. Ganun. Tama. Mentor. Ayan, sabi nga na Mentor Ivy, di mo na ma-expect talaga mag-join yon. Product din pala. Magbigay ka ng way paano gumawa ng pera. Tama po yung sinabi ni Mentor Ivy, no? Kasi naka-direct message sa akin, din yata lang. Naka-direct message sa akin. Ewan ko kung sa sinesend niya sa pinaka-group. Kasi sa ako lang nakakabasa ng message ni Mentor Ivy. Say lang. Oo. Mentor Ivy, naka-direct message ka sa akin. To everyone mo. Ang ganda na sinasabi ni Mentor IB, no? Magbigay ka ng way paano gumawa ng ano. Oh, there's no such thing money problem, only idea problem. Tama po yung sinabi ni Mentor IB, no? Kasi pag may idea ka paano magkapera, hindi ka mawala ng pera. Pero pag wala kang pera, wala ka pang idea, kawawa ka na. Kailangan talaga magkaroon ka ng idea. Magbigay kang idea kung paano magkapera talaga. Kagaya nung sa Nights with the Mentors, 'di ba? Mentor Christina, no? Pero kahit sabihan mo siya ng idea, pag di siya gagawa ng paraan, talagang wala ka pang magagawa doon. Ayun sabi ni Mentor IB. So, bigyan mo na lang ganoon, maawa ka something ganyan, pero ibig sabihin hindi siya for the business, 'di ba, Mentor Robin? Ngayon, next kasi kasi negosyo tayo eh, no? So, next tama sinabi ni Mentor Dave kanina. Siyempre, unahin mo yung alam mo na merong pera para pag na kumikita ka na, madali tumulong kasi pag meron ka na medyo naglalaglagan na yung 500, 1,000 mo sa bursa eh, di ba? Yung tipo pa nalaglag, Mentor Dave, Mentor Robert, Mentor King, Mentor Christina Rosan, pa nalaglag, uy, nalaglag yung 1,000. Uy, na yung 1,000 na nalaglag. Ito lang yun, dirty. Oh, 5 minutes. Wala pang 5 minutes, mens. Sabi mo nga sa prospecting mo, I mean, ibig sabihin, mag-umsa talaga yun sa prospecting mo, Mentor Tina, o na-prospect mo siya. Nung una na na-prospect mo siya, mukha siya may pera, sabihin na lang natin, tapos nagkanyan sa'yo. So, ibig sabihin, wala siyang pera. Sabihin na lang natin, ginawa mo yung paraan, et cetera, wala nga pera, sabi mo nga. You end up na ibigay mo na lang. So, yung awa nandoon, okay. Ibig sabihin nung mentor, hindi siya pwede sa negosyo. That's it. Tapos na yon. Ngayon, hanap ka na ng iba. Prospect ka. Prospect. Yan. Kagaya yung sinasabi ni Mentor Jojo, tanongin mo siya kung may mga kamag-anak siya na, kasi pa napacheck up, di ba, magbabayad din naman, gagawa ng paraan, di ba? Para makabayad sa pagpapacheck up o pambili ng gamot. Ganon din naman, hihingi din siya ng tulong, di ba? So, kung hindi mo naman kamag-anak yan, di mas lalo na dapat yung mga kamag-anak nila ang ano. Kasi kung tayo naawa eh, di ba? So anyway, we're talking about business. Kung paano tayo, syempre, paano mapapalago yung negosyo natin. Yung mga ganyan-ganyan po, kumbaga side ano na lang yan eh. Side ng, kumbaga extra na lang yan sa gawang kabutihan po natin. No? Kumbaga just na lang po yung bahalang gumante, no? Kung pero hindi naman dahil sa gusto nating gantihin tayo ng Diyos sa ginawa natin ng mabuti, gagawa tayo ng gagawa ng mabuti dahil gusto nating magantihan tayo ng Diyos, no? Hindi naman ganoon. Gagawa ka because of your ano talaga, nahabag ka, naawa ka talaga. So without asking anything in return, gawin natin yung mga bagay-bagay na ganyan. Okay lang po 'yan, Mentor Tina. Magandang ano po 'yan, magandang gawa po 'yan. Maganda yung so, pero sabi nga ni Mentor Dave, 'di ba, at ng mga kasama, nagbi-business po tayo, 'di ba? Mauubos po tayo niyan pagka bigay tayo ng bigay.
Hindi ka, dalawa, tatlo, okay na yun. Tama rin yung sinabi ni Mentor Jojo eh, no? Patulong din siya sa mga kamag-anak kasi kailangan talaga ng barley. Diba? So, ganun. Yung magandang Mentor Leovie, hindi nakakahiya alam yun, hindi natin ikakahiya yung mga products natin dahil kasi meron talaga, nakakatulong talaga. I mean, oh, ipinta mo mo lang ganun kalaga kahit na 1.5 man, kung gagaling naman ba. Tama, sa akin, Mentor Leovie, ha, ano sa akin, yung isa akong kakilala, maikwento ko lang, sorry. Maikwento ko lang. 1,000 bumili siya ng barley 1,000, hindi na nagdalawang salita, Mentor Leovie. Bakit? Kasi 3 araw, 5 araw na daw, hindi siya madumi. Oh, pero binigay mo na kahit walang kita. Sa barley ko, isang sachet lang ko. Sabi niya, sarap ng tea. Okay, oh, grabe, di ba? Ba, ganun. Patikin mo muna ng sachet. Ganun ka ganda. Oh, meron po. Ayan, sa... Kagaya po yung ginagawa natin na ni-advise ko, di ba, sa mga walang pera, gawin mo reseller, turuan mo. Marunong din naman natin mag-Facebook yan, di, turuan mo. Kagaya na sinasabi ko sa mga walang pera, di ba, pwede na siya magbenta. O, bigay mo sa kanya 500 para matulungan mo talaga siya. O pag nakabenta siya ng isa, nabili sa'yo ng 500, nabenta niya ng 1,000, o magkano niya binenta, may kita na siya. So ganun. Tapos hanggang makabenta siya ng, sabi ko nga, hanggang makabenta siya ng, kung gusto niya maging part ng company o maging part ng business, kung ayaw niya naman kunin yung kinikita o di para maipon ng maipon ng maipon, yun yung gagawin natin pang member, di ba? Sa kanya. Para maging legit part siya ng, ano, ng business. Ayun, nagsabi siya, Mentor, kung ibibigay mo po ng reseller price, okay lang ba yun? Gagawin ko na lang silang reseller. Pwede naman. Tama po yun. Mentor Tina, ganyan po yung tinuro ko na nakaraan eh. Oo. Pwede din Mentor Tina para mas magandang ano pakinggan. Sabihin mo, gusto mo gawin natin installment. Wala well, tipong ganun, pero reseller. Oh, bigyan mo ako ng 1,000 eh, pag nakabili ka ng itong 17 boxes ka barley na tingi 1,000, gawin na kita ngayon. May kasabi yan na, di ba? Huwag mo palagi bigyan ng isda. Turuan mo mga isda. Strategy, diba? Strategy Mentor Tina yun. Yung mga strategy po, makukuha niyo po sa ano, sa mga training po natin. Although hindi, ano, I mean, directly na yun. Magkakaroon ka ng idea katulad mo ito. Huwag yung Mentor Tina. Makabili lang. O, tingnan mo. Anim lang, no? Sabi nga ni Mentor IBO, anim na box lang, Mentor. Oh. 1 box na yon. Susunod na 2 weeks, pagkasweldo, 1 box ulit, 2 na. Ikunin mo. Parang ganun. Parang gusto mo siyang maging member talaga, makatulong. Kasi Mentor, yung sa'yo naman, yung gagawin mo, isipin mo, makakatulong sa kanya in the long run. Mga tipong ganun. Tama, tama. In the long run. So yun, mga mentors, siguro, we're done, no? We're done. Salamat sa time, no? Kasi anong oras na rin? Medyo late na. Salamat po sa mga oras na ginugol na ibinigay ninyo. Mentor Dave, thank you sa ano sa pag ano pag backup. Mentor Cristiano Sala, pag nagpakilala, huwag mong kakalimutan yung pogi. Noted po, mens. Noted. Oh. Si Mentor Dave, alam na alam niya. Ayusin mo yung... Yan, dabi narian muna kanina. Mentor Leovie, babawi si Mentor Christina. O, Mentor Christina, i-closing mo ngayon si Mentor Leovie. Ayun. Ayan, i-closing mo. Yan. Oh. Sandali. Ready tayo dyan. I-closing mo si Mentor Leovie. So, ayan, no, mga mens, tapos ang ating discussion. Palakpakan po natin ang ating poging speaker! Gising ang mga kapitbahay ko. Ayan, seryoso tayo, guys. Palakpakan naman po natin. Stop recording muna, baka... Ay, naka-record! Mentor Ivy.